Okay, 3, 2, and 1. Sige, simula muna. Ako po si Christian Joshua Turla. Third year na po ako. Nursing po yung kursong kinuha ko. Okay, can you tell me more about yourself? Sige po. Hayaan yung ikwento ko sa inyo ang naging buhay ko bilang isang salitino. Ako nga pala si Christian, 20 years old. Grade 12 student ako nang nagsimulang magbago ang lahat. March 13, 2020. Ito yung araw na huli kaming nagkita-kitang magkaklase. Tandang-tanda ko pa na si Ginang Bernardo pa ang huli naming naging guro. Si Kurt na natutulog sa likod. Si Dominic na kasama kong nagbebenta ng bracelet. At makakalimutan ko ba na may utang pang 20 sa akin si Jerome? Ang saya ng mga panahong yun. Kasalungat sa mga panahon na yun, ang katahimikan ng buhay ngayon. Ang daming nagbago eh. Dating pagpasok ng maaga ay napalitan ng maagang gawaing bahay. Ang dating aktibong pakikinig sa turo ay napalitan ng matamlay na panonood sa telebisyon. Ang dating tawanan ng mga barkada ay napalitan ng kalungkutang nangungusap kung kailan kaya ulit tayo magkikita-kita. Kamusta na kaya sila? Ilan lang yan sa mga bagay na pilit tumahatak sa akin upang balikan ang nakaraan. Kung minsan, iniisip ko na lang na panaginip ang lahat ng ito. Na minsan akong inantok sa silid at nakatulog na lang. Lumipas ang mga buwan na wala pa rin kasiguruduhan ng lahat. Patuloy pa rin tayong sinusubok ng panahon kung hanggang saan nga ba ang ating katatagan. Pikit mata ko pa rin binabagtas ang bawat araw at iniisip kong kamusta ka na rin kaya. Sino siya? Ay, si Lola po. Nanay po yung tawag ko sa kanya. Nasaan ba siya ngayon? Sa ngayon po, nasa malayo po kasi siya. Hanggang sa unti-unting nagkaroon ng pagbabago. Kasabay sa pagsikat ng araw ang pagtaas ng aking dugo. Walang problema sa pag-aantay. Lagi mong tandaan na kapag matagal ang bagay. Kasiyado na yata akong nainip sa loob ng 2 taon. Sa aking pagpasok sa kolehiyo, hindi pa rin nawala ang aking pangamba. Kung aabot pa kaya ako hanggang dulo o hanggang dito na lang talaga ako. Ka masyadong malungkot. Hindi ka naman sigurado. Bibigyan ka ng pagsubok kung alam ng Diyos na di mo malalampas. Sinubukang maganap ng solusyon sa problemang hinaharap upang mabayaran ang aking matrikula, kung saan sa ang negosyo at kung kani-kanino ako doon lumapit. Ngunit mahirap pa rin talaga eh. Kapalaran dyan.
subukan mong humanap ng ibang daan. Ganito nga ba talaga ang buhay? Ang hangad ko lamang na marangal trabaho ay tinatanggihan. Kailangan ko na nga bang kumapit sa patalim? Naguguluhan ako sa kung anong dapat kong gawin. Hanggang sa isang araw na may nakapagsabi sa akin na subukan kong lumapit sa pamahalang lungsod upang rumehistro at magbaka sakaling makuha bilang isang scholar. Lumipas ang panahon at halos daig pa ng katahimikan ng disyerto ang pasya ng lokal na pamahalaan sa paglabas sa kanilang opisyal na listahan para sa mga scholar. Isang araw, isang linggo, isang buwan. Nagsimula muli akong magduda at mawalan ng pag-asa kung ipagpapatuloy ko pa rin ba ang pag-aaral ko. Anong nangyari that time when you started to feel problematic? Hindi po kasi ako sanay maghintay. Tapos, marami po kasing gastusin that time. Then, umabot na rin po sa point na sinubukan ko pong maghanap ng konting pagkakakitaan. Then, sa tingin mo, paano mo naayos lahat yun? Actually, hindi ko rin po talaga alam. Siguro, swerte. Pero sa totoo lang po, pakiramdam ko dahil natuto po akong maghintay. Hanggang sa umusbong ang kaunting pag-asang natitira sa aking kalooban. Napabilang ako sa mga scholar ng pamahalaan at nakapagtuloy sa aking pag-aaral. Huwag kang masyadong malungkot. Nagbunga sa wakas ang iyong mga aral sa akin simula nung una. Na maging positibo sa buhay. Maraming salamat muli. At maligayang ikapitong pong karawan ulit, nanay. Salamat po ulit sa lahat.